Good morning mga ka-farmers. Today's video, punta natin sa ating tarim na palay. At nandito ako sa aking tinadaan ngayon. So, tignan natin at lumalabas na kanyang mga bulaklak. Ito na po yung tanim natin na palay after 82 days. Mula nung naisabog tong tanim natin, so ito na siya, namumulaklak, at pakita ko sa inyo kung paano siya mamumulaklak, ano. So yan, ito na po yung tanim natin na palay. Ang variety po nito ay 402 palay. So ang tawag namin sa Ilocano ay beet. Mabilis siyang lumaki at magkaroon ng bulaklak. And nabilang ito sa 115 days yung bilang niya bago anihin. So ito ay nasa 82 days na siya. So ganito ang kanyang bulaklak, oh. Hindi masyadong mainit ngayon at makulimli yung panahon. Ayan. Yan yung bulaklak ng palay, no? Yung iba nakalabas na siya. Ayan. Pag namumulaklak po na ganito, mainam po yung maganda yung init ng araw, at yung paglabas nito minsan lang kasi yung paglabas ng bulaklak ng palay, at kung maganda yung panahon, maganda rin yung paglabas niya, para sa ganun ay magkaroon siya ng magandang bigas o yung paglaki ng kanyang bulaklak. Siyempre, pag hindi siya ng mga ng ulan, kasi usually pag ganito dapat mainit ang panahon, pero umuulan-ulan kasi, sabi nga nila may epekto daw yung pag lalabas ng bulaklak niya ay umulan. Yung umuulan ba, hindi siya kwan, okay lang kung yung hindi masyadong malakas. Pag yung malakas na ulan kasi, may epekto rin yung tong palay natin. So, ganito siya. Ayan, ah. Kalabas na siya, oh. So, yung iba, nakayuko na. So, ito, kumukuha na siya ng, gumagawa na siya ng, kumukuha na siya ng nutrient sa lupa na ilalagay sa, kanyang bunga. So, ito. Mapapansin nyo, halos lahat na, napag-green. Ayan. Sa tagal ng wala na, may mga tubig pa, oh. Ito kasing kwan, kinun ko na to, kinaniman ko. Hindi to irrigated, pinapatubigan ko siya. Ayan. Sa isang linggo, pag matindi ang init, every 4 days or 5 days. Depende po sa lupa. Ito yung part na kinanang kuhol noon, inubos ng kuhol. Ang ginawa ko ay tinaniman ko ulit. So parang hindi siya sabog ito, sa part na to. Kaya tingnan nyo, late pa yung yung paglabas ng kanyang bulaklak. Ayan. Iba lumalabas pa lang. Ayan, oh. Ayan, lumalabas pa lang, oh. Makikita nyo. Ayan. So ito lately lang. Tapos ito, laging natutubigan tong part na to. Dahil tabi nga nung kanyang hose na galing sa ikwan. Ayan. Ilog. So, ito. Ayan, late lang siya. Dito nyo makikita na yung paglabas niya ng bulaklak niya. So, ayan. Mainam pag mainit, talagang bubukayan. Sabi nga nila, minsan lang lumabas yung kanyang bulaklak. Ng palay. So, makikita nyo ito sa bandaron ay marami na siyang lumabas. Halos yung iba medyo nakayuko na. So, ibig sabihin, okay na yan. Ito yung tiba, konti na lang naman na ang hindi pa nakalabas. Oh. Itong kun natin, ripe. So, punta natin sa ibang part niya. Ito. Meron ako doon na dalawang sinilong.
tao na sinilong na ripe. At sasagutin ko yung question ng isang babae natin na ano daw mas maganda, yung sabog ko yung ripe. So doon natin makikita. Ayun mo ko dito. May duman dito. Ba't na ganito to? Oh, ito po yung ripe. Ano? Na dalawang ano, sinilong. Tawag namin. No? Ito yung isa. Oh. Medyo makakuan lang. Madamo. Ito hindi ko kasi natanggalan. Ano? Itong isa natanggalan ko to. Kaya konti lang yung nakita. Tapos ang pinagkaiba kasi ano ng kwan, ito yung kwan na palay. Kung makita nyo, marami siyang stem na lumalabas dun sa ripe. Kasi pag nilagay mo yan, tinanim mong ganun, kakapal yan eh. So magiging ganito siya. So yung pagitan ng bawat isa ay magkalayo. Hindi gaya ng sabog na dikit-dikit. Pero ang masasabi ko lang ano, based dun may sa experience ko sa dalawa, yung sabog tsaka yung ripe, eh, mas maganda itong ripe. Kasi ayan oh, makikita nyo ang kakapal po ng mga stem nya. Ayan. Ang kwan lang kasi nito, ang pagkaiba lang kasi ano, magastos siya. Magastos yung sa pagtatanim. Sa 1 hectare, aabot ka ng mga 10 to 15,000. Yung kwan lang ha. Kasi hindi ko pa natry nag-ripe, ano. Ito kasi, ako lang mismo talaga naglagay na ito. At sa pagtatanim lang yon. Ayan. Iba pa yung mga gamot na gagamitin mo sa bukid mo pag ikaw ay nag-ripe. Kesa dun sa sabog, eh, magkano na naman sa sabog. Mag-ano ka lang ng magtatanim ng 4 hanggang 6 na tao, eh pwede na. Ito kasing ripe, hindi kasi pwedeng kun eh. Dapat kun din. Tsaka ito, half day lang sila pag nag-ripe sila. Ayan, yung dalawa. So ito naman yung sabog. Oh, yun yung sabog, oh, dikit-dikit. No. Dikit-dikit yan. Pero okay rin siya. Banda rito, ripe kasi doon dito eh. Sugot ta. Ayan, yung muyo kuno. Ito yung kanhuli na tong ripe natin. So, yun po yung alam kong pagkaiba nung ano, nung ripe tsaka yung sabog. O lipat tanim. Kasi ito kasi, ripe dito, galing din dito. Dito ko tinanim yung ilalagay dyan eh. Lipat tanim. Yan. May mga sakit lang ang palay, gaya nito. Napupudpud ang kanyang dahon. So, yan yung update sa ating mga tanim na palay. At, yan. Marami rin gabi dito. Oh. Yan. So yun guys, sana ay na-explain ko yung pagkaiba niya konti. Hindi pa ako biyasa sa pagtatanim ng palay, pero may alam lang konti ano, dahil na-experience na natin yung pagtatanim ng palay. So yan.